Hello guys, welcome, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung ano yung current energy ng person mo. Be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate, kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalong-lalo na sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give me the message for collective. Ano yung current energy ng person mo? Give me the message for collective. Ano yung current energy ng person mo? Give me the message for collective. Ano yung current energy ng person mo? Meron ka dito yung Six of Wands. Excuse me. Give me the message. Ano yung correct energy ng person mo? Nakikita ko dito, no? Yung person mo dito, nag-feel ko dito, nakakaramdam to ng lungkot, pero sa'yo pa rin siya nakapokus. Okay, ikaw pa rin ang target ng tao na to. Seven of Cups reverse. Meron tong mga mensahe. Alam mo yung tipong message na nagtatalo yung isip niya kung ipapadala niya yung mensahe o hindi. Okay? Kumbaga yung mensahe na to naka-stuck. Pero andun pa rin yung focus ng tao na to. Pwede niya sabihin, no, kaya itong tao na to hindi maka-message sa'yo kasi meron ditong blockage. Pero nakikitaan ko dito, no, meron ditong mga message na gusto niyang iparating sa'yo. So, nabibil ko dito, no, ikaw yung happiness ng tao mo. Ito lang yung nakikita ko. Meron itong Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron din ako nakikita ditong Virgo, Capricorn, and Taurus. So, nakikitaan ko dito, no, malakas dito ang water sign. Meron tong, itong tao na to, no, meron tong nararamdamang takot, alalahanin, okay? Kumbaga, itong tao nito, meron pumipigil sa kanyang kalooban dito para hindi tumuli sa'yo, okay? Meron tong something na nararamdaman. Kumbaga, ano, itong tao nito, medyo nagiging negatibo pagdating sa'yo. Kasi itong tao nito, nafeel ko dito na nag-iisip to eh, kung tutuloy siya or magmimensahe ba siya, okay? Or patungo ba siya. Kumbaga, ano, dito sa King of Cups and sinabay ng Knight of Pentacles, reverse, pareho naka-reverse. So, nafeel ko dito itong tao nito, need ng travel, kaya lang itong tao nito nagkukuli-kuli, okay? Nagkukuli-kuli siya kung tutuloy ba sa'yo o hindi. Ito lang yung nakikita ko. Meron tong mensahe gustong iparating sa'yo pero naka-stuck siya. Hindi niya alam kung itutuloy niya ba yung mensahe, hindi niya alam kung itutuloy ba niya tong pagpaplano niya sa'yo, okay? Nagtatali yung kanyang kaisipan dito, okay? Or pwede rin sabihin, naghihintay lang to ng sign dito sa Four of Cups. Reverse. Nabibit ko din dito, no? Meron tong hinihiling, meron tong minamanifest, kaya lang hindi pa nasasakatuparan dito sa Seven of Cups. Nabibit ko din dito, no? Itong tao mo, medyo nakakaramdam to ng kalungkutan dito sa Four of Cups. Pero humahanap siya ng balance dito. Ito lang yung nakikita ko. Nakitaan ko din dito, no, sa Six of Wands, medyo itong tao mo, meron tong pinoproblema, meron tong, yung pang sarili niya ang problema na kung saan, ano, medyo stuck siya dito sa Six of Wands. Pero ganun pa man, ano, nafeel ko dito na nagpapahiwatig to, na gusto nito ng pagbabago, okay? Kasi kung makikita mo dito sa ulap, ano, dark and blue, so nafeel ko dito na andun siya sa panahon, o pwede rin sabihin, kaya to nakakaramdam ng kalungkutan, yung emotion niya, nababalot siya ng ganun, okay? Pwede rin sabihin, ano, meron bumabagabag sa kaisipan ng tao nito, pero ganun pa man, ano, ikaw yung pag-asa niya dito. Ito lang yung nakikita ko, merong mensahe, merong gustong iparating sa'yo dito.
para kang bulaklak. Ito na yung nakikita ko, or ganong katingnan ng tao mo, no? Para kang bulaklak. Kung makikita mo dito, no, sa Queen of Cups, nakakaramdam din to ng lungkot, or pwede rin sabihin, ano, nalulungkot ka din sa sinapit ng sa sitwasyon ng person mo, or kung meron ka mang nababalitaan dito sa tao mo, nalulungkot ka rin para rito, kasi nakikitaan ko dito na merong problemang tinatahak yung person mo dito. Yung iba sa inyo, no, hindi halos lahat. Pero ganun pa man, ano, nafe-feel ko dito na andun ka sa moment na nalulungkot ka, pero kontento ka kung ano yung meron ka. Kumbaga, nafe-feel ko dito yung pagiging mong stable sa sitwasyon, sa emotion mo, sa iyong nararamdaman, ano. Kumbaga, nakikitaan ko dito na protektado ka, or pwede rin sabihin, puno, protektahan mo yung sarili mo. Okay? Ito lang yung nakikita ko. Five of Wands. So, nakikitaan ko dito may gulo. May gulo na nangyari sa inyo dito. Away, or pwede rin sabihin, ano, meron na magitan, or meron ditong argumento na nangyari sa inyo dito sa Five of Wands. Merong hindi nagkakasundo, or pwede rin sabihin na wala pa kayong usap na nagaganap ng tao mo dito. Ito lang yung nakikita ko. Walang nagfa-first move dito, okay? Pero itong tao mo, no, gusto nitong maging kaibigan ka muli. Or gusto niyang sumugal muli sa'yo, or gusto nitong kunin yung loob mo dito sa Queen of Cups. Kaya lang nafe-feel ko dito na ikaw, masyado kang cover eh. Pinoprotektahan mo yung sarili mo. Ito lang yung nakikita ko. Kumbaga, no, handa ka. Handa ka magbigay ng limitasyon para sa sarili mo. Handa ka magbigay ng boundary para rito. Ito lang yung nakikita ko sa'yo. Kasi ayaw mo na mapunta sa ganitong sitwasyon, ano, magulo. Okay? Pero ganun pa man, ano, meron ditong gusto magminsahe. Give me the message. Six of Pentacles. So, nakikitaan ko dito, no, gusto ng renewal nitong tao mo. Ito lang yung nafe-feel ko. Gusto nitong suklian muli, okay, yung pagmamahal, okay, or pwede rin sabihin, no, kung ikaw yung bumubuhos ng attention dito sa tao nito at dinededman ka ng tao nito, binaliwala ka, or pwede rin sabihin, naging selfish siya sa panahong nangangailangan ka dito. So, ngayon itong tao nito, gusto nito ng renewal, gusto nito ng balance para sa inyong dalawa. Gusto ka nitong buhusan ng pagmamahal, attention, okay? Gusto nitong bumawi dito kasi nakikitaan ko dito na may panunuyo, okay? Pero ganun pa man, nafe-feel ko dito yung cups mo dito na side eh, before, okay? Kaya ikaw dito, nagiging matatag dito sa Queen of Cups. Kumbaga, hawak mo na yung cups mo eh, nabuo mo muli yung sarili mo. So, itong tao na ito, nafe-feel ko dito, empty yung cups niya dito. Kaya itong tao na ito, naghahanap siya ng aruga pa mula. Yung naghahanap siya ng aruga mula sa'yo, okay? Ito lang yung nakikita ko. Then, nakikitaan ko rin dito, no, gusto nito ng renewal, gusto nitong maging masaya, gusto nito ng transformation dito, okay? Kumbaga, no, itong tao mo dito, nakatungo pa rin sa'yo, gusto nitong magtagumpay, itong connection na to, kaya lang, ang tanong ay ikaw, okay? Meron ditong Virgo, Capricorn, and Taurus. Wala pa tong ginagawang nahakbang dito, pagkilos, okay? Kasi itong tao nito eh, nagkukubli pa siya sa kanyang nararamdaman, or pwede rin sabihin nagkukubli pa siya sa kanyang takot, okay? Pero ganun pa man, ano, nakikitaan ko dito na ikaw, nagkaroon ka dito ng kaliwanagan, pero nalulungkot ka, okay? Ito lang nafe-feel ko, yung iba sa inyo, no, nalulungkot. Dito sa Queen of Cups. Kasi kung makikita mo yung Queen of Cups, meron siya eh. Kumbaga, alam niya yung argain niya yung sarili niya, mahal niya yung sarili niya, pero nakakaramdam siya ng lungkot. Kasi alam niya sa sarili niya, may kulang pa para sa kanya. Okay? Or pwede rin sabihin ikaw to. Okay? Na alam mo yung tipo na mahal mo yung sarili mo, nabuo mo muli yung sarili mo, pero alam mo sa sarili mo, merong kulang pa sa buhay mo. Ganon. Ganon yung energy mo dito. Give me more information. The Emperor. So, nakikitaan ko rin dito, no, kailangan ng tao mo ng pagbabago, okay? Kumbaga, nafe-feel ko dito na maybe gugustuhin mo tong tao nito kung merong ipapatunayan siya sa'yo, okay? Kung ganito yung energy niya, The Emperor. Or pwede rin sabihin, energy mo to, The Emperor. Kumbaga, naninindigan ka. Naninindigan ka sa pinaniniwalaan mo, naninindigan ka para sa sarili mo.
And then nakikita ko dito yung katatagan mo, yung katapangan mo, okay? Kumbaga ano, maybe sa mga pagsubok na kinakaharap mo dito sa nangyayari sa inyo, no? Nagiging kang mas matatag. Ito lang yung na-feel ko. Mas lalo kang nakapokus. May paglago na nagaganap sa'yo. Pwede rin sabihin sa sarili mo, nagiging kang abundant sa sarili mo, nagkakaroon ka ng karunungan, talino, okay? O ano yung mga hakbang na gagawin mo, okay? Kumbaga, nagagabayan ka dito, ito lang yung na-feel ko. Sinusunod mo yung instinct mo, yung intuition mo, yung inner voice na nag-uudyok sa'yo, ito yung dapat mong gawin, okay? Ito lang yung nakikita ko. Kasi nakikita ko rin dito yung pagiging mong mabuti. Kung meron kang mga anak, ano, nakikita ko dito yung pagiging mong mabuting magulang para sa anak mo. Kumbaga, dun ka nakatuon. Or kung ikaw naman ay single, ano, ito yung gusto mo mangyari. Makakuha ka ng isang tao. Respetado, kagalang-galang, at yung talagang family-oriented ang hanap. Katulad mo. Ganun. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Oh. Meron ko dito ang Ace of Swords. Kasi nagiging kang matalino dito eh. Hawak mo ang sandata mo. Okay? Hawak mo. Naninindigan ka dito sa Emperor din. Sinabayan pa ng Ace of Swords. May talino ka. May lakas ng loob ka. Hawak mo yung sarili mo. Okay? Kaya mong tanggalin yung mga tao na hindi na nakakabuti para sa'yo. Kumbaga, independent ka eh. Okay? Hindi mo kailangan ang ibang tao para itaguyod yung sarili mo or hindi mo... Yung bang tipong ikaw yung tipo ng tao, hindi ka umaasa, okay, sa tulong ng iba, ganyan. Hanggat kaya mo, ay hindi ka mamumurhisyo ng kapwa mo. Halimbawa, meron kang gagawin dito na mabigat yung pagbubuhat, ganyan. Hanggat maaari, kakayanin buhatin itong bagay na ito para hindi ka lang mang-abala ng ibang tao. Ganun yung energy mo, okay? Then dito, no, sa Ace of Swords, hawak mo yung susi eh. Kumbaga, hawak mo yung tagumpay. Hawak mo yung alas dito. Ikaw mismo yung nagsasabi sa sarili mo na kaya mo. Okay? Kaya ko. Parang ganun yung energy. Kaya ko to. Ganun. And then, nakikitaan ko rin dito, no, yung susi, yung karunungan. Yung karunungan na meron ka. Kumbaga, nadadagdagan yung kaalaman mo. Pwede rin sabihin, nagmamatured ka. Alam mo na yung mga diskarte or mga... Yung bang tipo na alam mo na kung paano solusyonan yung mga problema mo, okay? Kasi kung makikita mo, susi, tapos na andito sa, dito sa brain mo, dito. Okay, susi. Yung susi ay ikaw. Kumbaga yung karunungan mo, hindi mananakaw ni naman. Kasi ikaw mismo to eh. Ito lang nakikita ko. Kasi ikaw mismo yung tagumpay. Na pagtatagumpayan mo yung mga pagsubok na kinakaharap mo dahil ikaw mismo ito. Susi na to, okay? Ikaw yung naging susi. Para maitaguyod mo yung sarili mo. Para maibangon mo muli yung sarili mo. Okay? Naninindigan ka. Okay? Ito lang yung nakikita ko sa'yo. So, meron dito 3 of Swords. Nahihirapan tong person mo. Nasasaktan to hanggang sa panahon ngayon, okay? Kasi nakikita nito yung pagbabago mo eh. Ang laking pagbabago. Kung before, inosente ka, madali ka niyang matangay, madali ka niyang manipula. Ganyan. Ngayon, hindi ka na ganun. Kasi nasa Emperor energy ka eh. Marami ka ng karunungan. Alam mo na kung alin yung dapat tanggalin sa buhay mo. So, ngayon itong tao na ito, no, may pagsisisi na sasaktan siya sa panahon ngayon dito sa Three of Swords. Hindi niya alam ang gagawin. Or pwede rin sabihin na, no, dito niya na naranasan yung mga ginawa niya masama sa'yo, okay? Ngayon yun na nare-receive yung para sa kanya dito. Ito lang yung nakikita ko. May lungkot. Kumbaga itong tao nito ay nahihirapan sa sitwasyon. Give me more information. Six of Cups. Nakikita ako dito, ano? Masaya ka? Kontento ka? Kung anong meron ka? Kasi meron kang masasabing... sa'yo, okay? Kumbaga, nakikita ko dito yung stability mo, maayos ka, may transformation, narinyo mo yung sarili mo, kontento ka kung ano yung meron ka. Hindi ka masyadong naghahangad ng mga malalaking bagay. Masaya ka, okay? Yung bang tipong, hindi ba yung bata pag nahingi ng lobo sa kanyang nanay, masaya siya. Kontento siya na meron siyang ganung lobo. Ikaw, ganun ka, no? Kontento ka kung anong mga merong bagay na meron ka. Ganun. Ganun lang yung energy mo dito. Kumbaga, pinagpapasalamat mo lahat yung mga nare-receive mong blessing. Hindi ka naghahangad ng kung ano paman. Basta ligtas lang yung family mo. Maganda yung kalusugan ninyo. Okay, walang sakit, mga ganun. Kumbaga, andun ka sa moment na
marunong ka sa buhay. Okay? Kumbaga, mabuti kang ina, mabuti kang ama, okay? Nandun yung paggabay mo sa mga anak mo, kung ikaw man ay single mother, single father, no? Nandun yung paggabay mo sa tamang direksyon para sa anak mo. Ito lang yung nakikita ko. Give me more information. Judgment. Kasi nakikitaan ko din dito, no? Na sinusunod mo yung instinct mo, sinusunod mo yung intuition mo. Kumbaga, nagiging malawak yung pangunawa mo para rito. Kasi nakikitaan ko dito na pinagpapaubaya mo na lahat-lahat ng mga nagawang masama sa'yo sa taas. Italo yung nakikita ko. Dahil dito, ano, ginagabayan ka. Kasi may paggising yun. Yung paggising, nagkakaroon ka dito ng spiritual development, maturity. And then, nakikitaan ko dito yung growth na nagaganap sa buhay mo. Dahil dito, no, ito yung papunta sa'yo, no, yung tagumpay. Kasi nakikitaan ko dito yung harmony na nangyayari sa'yo. Nagkakaroon ka ng kapayapaan, okay? May paggising man dito, pero nagising ka na merong pagbabagong nagaganap sa buhay mo. Nagiging kang matalino, nagiging kang matatag, at nagiging kang positibo sa maaari pang dumating sa buhay mo. Ito lang yung nakikita ko. Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace.